Sino nga ba ang hindi magiinit ang ulo kapag nakakakita ng damo? Napakabilis at kung saan-saan na lamang tumutubo. Sa halaman, sa palay, sa bahay, sa kalsada, at maging sa mga palaruan. At kahit kung ano-ano pa nga ang gawin natin upang mawala ang mga ito, ay patuloy pa din ang kanilang pagdami at paglaki. Ngunit alam niyo ba na ang ilan sa mga ito ay may malaking pakinabang? Hindi lang bilang pagkain ng mga alaga nating hayop. Ginagamit din itong panglunas sa ating mga karamdaman. Oo, tama ang narinig ninyo. May mga uri ng damo na kayang magpagaling ng iba't ibang uri ng ating karamdaman. Kagaya na lang ng tawa-tawa. Karaniwan itong nakikita sa mga bansa sa Africa, Australia, US. Maging mga bansa sa Asia, katulad na lang ng India, Japan, at syempre dito sa atin sa Pilipinas. Kilala din ito sa iba't ibang uri ng pangalan. Ang tawa-tawa o mas kilala sa tawag na asthma plant ay kadalasang nakikitang tumutubo kasama ang iba't ibang uri ng damo at ito'y napakabilis lumaki. Karaniwang ginagamit dito ay ang dahon at ang sanga. Pinapakuluan ito at ginagawang tsaa. Ngunit may pagkakataon na nagagamit din ang ugat nito. Ang tawa-tawa ay nagtataglay ng antibacterial, antifungal at amoeba agent na nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng infeksyon. Ang pinatuyong dahon at tangkay nito ay kayang pahintuin ang diarrhea. Maaari din itong ipangmumog upang mawala ang singaw. Ang dinikdik na tuyo o sariwang dahon nito ay tinatapal sa mga sugat at sa mga kati sa balat. Nakakabuti ito sa may mga bronko at asma. Nakakatulong ito upang mapadali ang paghinga. Epektibo din ito sa mga taong mahilig uminom ng kape at alak, maging sa mga taong nadedehydrate dahil sa taglay nitong tannins at iba pang essential compounds na nakatutulong upang ma-reabsorb ang electrolytes at tubig sa ating katawan. At ang pinakakilalang karamdaman na kayang pagalingin ng tawa-tawa tea ay ang sakit na dengue. Tinutulungan nitong mapabilis ang platelet production ng isang taong may dengue.